Okay, there's no secret in the eyes of God. Or sa Tagalog, walang sikreto sa mata ng Diyos. Or mas i-elaborate natin, wala kang maitatago sa Diyos. As in, wala. Okay? Wala tayo ni katiting. Okay, God is a sovereign God. Alam ng Lord lahat ng nangyayari sa buhay natin. And, yeah. So, ang main points na pag-uusapan natin, we will be dealing with the thing that we call hypocrisy. Okay? Hypocrisy. So, ano ba sa Tagalog hypocrisy? Balat kayo. Ay, parang gano'n, no? So, thank you for that. Ano, yun na yun. Yun yung mas mababaw na explanation dyan, which is yung pagbabalat kayo. And there are two kinds of hypocrisy that's going on sa simbahan. And one is the hypocrisy of sinner. Okay? So, paano yun? Tinatago niya yung kasalanan niya. Right? So, pumupunta sa church, parang leader, pero deep inside, at the back of his personality, he or she is living a double lives. Okay, meron siyang ipinapamuhay na iba. Aside from these things na ipapakita niya sa simbahan, meron pa siyang things na itinatago sa buhay niya. That's the first hypocrisy. And the second thing, okay? So the second sin that we'll be talking here is yung hypocrisy of being a Christian. So, paano naman yon? Kung yung isa, itinatago ko yung mga kasalanan ko, meron namang mga Kristiyano na itinatago ko yung pagiging Kristiyano ko. That's weird, right? Pero there are some. There are people na Kristiyano na, okay? Grabe, sold out kay Jesus Christ. Ibibigay ko lahat sa Panginoon. Pero pag dumating sa punto na nasa circle of friends na, yung mga dating barkada, hindi lumalabas yung pagiging Kristiyano. Kasi bakit? Nahihiya. Itinatago kasi bakit? For so many reasons. Kasi bakit? Baka matawag, baka sabihan ng kung ano-anong pangalan. And that be some of you guys, some of you here, is nahusgahan na kayo ng gano'n. Parang natawag na kayo na, wow, dati kasama-kasama ka lang namin. Ngayon, pastor, pastora, no? Hallelujah, praise the Lord. No? Pag nakikita ka ng mga kaibigan mo, and there are times that because of that kind of alam ba tawag doon, persecution that's going on in your life, you tend to hide your Christianity. Kasi bakit? Distorted na nahihiya ka. Okay? Bigla kang nahiya. So now, I pray that this morning as we started this service, no, any form, anumang klase ng pagbabalat kayo na meron tayo sa balat ng Diyos, church, we need to understand that there is no secret in the eyes of God. Wala tayong maitatago sa harap ng Diyos. Okay? I've seen this post, no, na isang pastor na kakilala ko, a good friend of mine, sabi niya, hindi sukatan ang edad sa paglago mo sa Kristyanismo. Amen ba tayo doon? Ako, personal ako naniniwala na may mga kilala ako na bata na mas nananampalataya pa kaysa sa mga tao na matagal na sa simbahan. Pero meron pang isang nag-comment and nagustuhan ko rin yung sinabi. Sabi niya, hindi rin nangangahulugan na matagal ka na sa ministry is malago kang Kristiyano. And I agree on that. At yun yung mga bagay na pag-uusapan natin sa umagang ito. These things na hindi natin maitatago sa mata ng Diyos. And can we please just all bow down and pray, feel the presence of God? Lord, Lord, just be with us. Samahan mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, Lord. Samahan mo kami, O Diyos. Ipakilala mo kami, O Diyos, sa kung sino kami. Baka dumadating sa punto, O Diyos, na meron kaming grupo at komportable kami sa grupong ito, Lord, na ang grupong kinakasamahan namin, Panginoon, is a group na hindi nakaka-honor sa iyo. At nag-start na lang na hindi namin na-realize na mali kami kasi magkakatulad kami. Rather than kinukumpara namin, O Diyos, yung aming sarili sa ibang tao na nagmumukha kaming malinis, turuan mo kami na ikumpara yung sarili namin sa iyo at makita kung sino kami sa harapan mo. Lord, I just pray, Father God, na any form of deceit this morning, hypocrisy, Lord, inside and out this church,
hindi namin ito maitatago sa iyo, Lord. Pero, but unless, hindi mo ito ipapakita sa amin na mali ito, Lord, hindi kami magbabago, Panginoon. So, Lord, just be with us on this one. Grant us your presence, because if not, kung di mo kami sasamahan, Lord, wala kaming matututunan. Or may matutunan kami, pero base lamang sa kaalaman. But if the Holy Spirit, Lord, if you will not work with us right now, walang mangyayari, O Diyos. There's no change of life. There's no change of attitude. Walang pagbabago sa kaisipan. Walang pagbabago sa karakteristik. Hindi kami magiging totoo sa aming pananampalataya. Lord, naniniwala ko, God, that you have a very weird and strange thinking every time na nakakakita ka ng crowd. Hindi ka natutuwa, Lord. Instead, nagiging skeptical ka. Knowing na ito bang mga taong na nasa paligid mo is alam ang reason kung bakit sila sumunod. Lord, please, allow us, Lord God, na makita ang kabanalan mo, O Diyos, and grant us your holy, holy presence na mangusap sa buhay ng bawat isa through this morning. Ulit-ulit itong amasam at dalangin. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Okay? So, right. So, quick background, no? So, yan pong sabi na, there's no secret in the eyes of God. So, if you have Bible with you, makipagbukas kayo sa akin sa Luke chapter 12, verses 1 to 9. So, we will be observing these verses. Dito tayo mag-stick. So, sometimes we will jump. Pero, dito tayo, ito yung pagbabasehan natin. So, if you have your Bible with you, okay, ready nyo na siya. Now, but before we, bago tayo magpumunta dyan, no? So, in Luke chapter 11, so, might be some of you nabasa na, no? Luke chapter 11, eto si Jesus Christ, no? Meron siyang ginawa na nagpatalagang mulagta sa mga tao that time. And because of this, ano-ano yung ginawa niya? He rose someone from the dead. Okay? Merong patay na binuhay niya. And that's enormous. Hindi yun, it's beyond being natural. Hindi yung kayang gawin ng sino mang tao, di pa sila nakakakita ng ganong klaseng himala. Okay? So, the man named Lazarus, okay, a good friend of Jesus Christ, to make a long story short, bumangon. Okay? Patay yun for 8 days. Tapos biglang, woof. And yung tao, I mean, kung makakita ka nun, kung may nabalitaan ka isang tao, pumunta sa sementeryo, paglabas, bumuhay ng patay, I mean, dudumugin mo yun. Hindi yun basta-basta. Okay? That's why, in Luke chapter 12, kung mapansin natin, no, as we read this passage, samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Nakakita na ba kayo ng ganong karaming tao kaysa kayo nakakita ng crowd? Okay? Can you name some? Saan kayo madalas nakakita ng dagsa ng tao? Saan? Sa concert, right? So, right, tama. Sa mga konserto. Saan pa? Saan? Sa Baclaran. Totoo. Daming tao doon. Right? Okay, Baclaran. So, you miss your place, huh? Alright, at isa pa. Alam niyo, sa isang bagay nakita ko ganyan, pagka nagkakaroon ng pista ng Nazareno. Right, sa Quiapo, yun yung panahon na pag pumunta ka sa crowd, mag-ingat ka, huwag kang madadapa. Pag nadapa ka, katapusan mo na. Ay, parang ganun. Yung feeling na wala kang karapatang madapa. Seryoso, right? So, hindi pa ako nakakapunta doon. Pero pag tinitingnan ko sila, sabi ko, grabe. May na-accidente nga, right? Pag nag-slip sila, natatapakan sila. At ito yung eksena that time. Kasi sa sobra, libu-libong tao, nagkakatapakan na sila. For what purpose? Kasi bakit? Merong isang Jesus. At ang tanong nila sa sarili nila, sino to? Iba to? I mean, I need to follow this guy. Kailangan ko sundan to, kakaiba to. Now, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo, listen to this, mag-ingat kayo sa pampalsang ginamit ng mga pariseyo, sila ay mga mapagkunwari. Okay? So, nakikita niyo yung picture, dinagsa si Jesus Christ, pero bago niya kausapin yung libu-libong crowds, yung mga taga-sunod niya, yung mga taong curious sa kanya, hinarap niya muna yung mga disciples, yung kanyang mga alagad. Ilan ba yung disciple ni Jesus? 12, right? Hinarap niya yung mga disciples niya at sinabi na, okay,
wait lang, dito muna ako. At tinuro niya yung mga Pharisees at sinabi na, huwag niyo silang tutularan. Okay? Who are the, sino ba yung mga Pharisees na ito? Ito yung mga matatalino sa kautusan. Ito yung mga nagpapalakad ng mga simbahan that time. These are called the high priest, yung mga Sadducees, tsaka, or mga tinatawag na Pariseo. At sinasabi ni Jesus na huwag niyo silang gagayahin. And, ano yung ginamit na ideology ng Lord? Mag-ingat kayo sa mga pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Okay? So, eto si Jesus, hinarap ang mga ano, tapos tinuro kay ang daming tao, pero hindi siya nag-focus dito. Instead, kinausap niya yung mga alagad niya at tinuro yung mga Pariseo at sinabi niya na, guys, huwag kayong tutulad sa mga taong yan. Sila ay mga mapagbalat kayo. Now, and he uses this term na pampaalsa. Okay? So, saan ginagamit ang pampaalsa? Ha? Sa? Okay. So, saan ginagamit ang pampaalsa? Dito. Oh, dapat na ba? Ganun na. Right? So, ginagamit ang pampaalsa sa tinapay. Now, the question here is, bakit? Bakit sa pagbabalot kayo, sinabi ni Jesus Christ na eto, merong pampaalsa ang mga Pharisees? Ano kasing meron sa mga Pharisees? They might be good looking outside. Okay? Ang gaganda ng suot nila, garments, gigintuin, ang haba ng mga robe nila. Diba? Ang ganda ng tinapay, right? Pero kasi may pampaalsa, magkano to? I don't know how much is this. Pero you know what? May sikreto to eh. Alam niyo sikreto nito? Yan. So, anong gustong sabihin ni Jesus Christ sa mga Pharisees na ito? They might be good looking outside. Marami silang magandang sinasabi, pero hindi nila ginagawa kung ano yung sinasabi nila. At sinasabi ni Jesus na huwag kayong gagaya sa mga katulad nila. Na the reason kung bakit sila mukhang maganda, mukhang maayos, mukhang prominente is because meron silang yeast or pampaalsa. O parang sinasabi na meron silang pagbabalat kayo. And one thing pa na nakita ko or naobserbahan ko sa mga pampaalsa, okay? Sino ba dito nagbe-baking? Okay? Meron ba dito right? So, tama ba ang pampaalsa kahit ilagay mo sa gilid, kakainin niya lahat? Di ba, ang alam ko kasi sa pampaalsa is once in-apply mo siya sa isang part, i-consume niya lahat. Kapag minasa mo siya, kahit kakapirasong portion lang siya, kaya niyang i-emboss. So, ibig sabihin, anong sinasabi ni Jesus Christ dito na sometimes we have sin in our life na kahit kapiraso lang, kahit sa kabilang side lang, sometimes yung maliit na kasalanan na yan, kaya kanyang kainin. Do we believe that? Naniniwala ba tayo sa kanta na nagsimula sa patikim-tikim? Tapos pinilit. Hindi naman gusto talaga eh. Ano lang naman eh. Tinikman ko lang naman, tapos, ayoko eh, pero sige na nga. Right? Pinilit mo, gustuhin. Then, and sometimes it happens in our life, every time we sin. Right? Nagsimula lang, like for example, I don't recommend, at wag niyong gagawin as much as possible, yung napaka, nowadays, napaka agang mag-boyfriend at mag-girlfriend. This is, no? Okay? So, isang bagay, right? Kung meron kayong boyfriend at girlfriend ngayon, isa lang ang gagawin niyan sa'yo. Just one thing, sigurado ako, sasaktan ka niyan. Seryoso? Seryoso yun? Early age, ilan tao kayo? 13, 14, 15? Hindi sa simbahan ito. Okay? Sasaktan kayo niyan. Magtiwala kayo sa Lord, ibigay niyo yung pag-ibig niyo sa Diyos, hindi niya sasayangin yan. Sasabihin niya sa'yo na ibibigay ko yung bituin sa'yo. No, si Lord, ginawa niyo yung bituin para sa'yo. Okay, so ganun kamahal ng Panginoon. But as we move, kung babalikan natin, no, sa nagsimula lang hindi naman kasi, parang ganito yan eh, hindi naman kasi kami talaga. Right? Parang, hindi, ano lang naman, friend-friend lang naman kami. Friend-friend lang. Wala namang serious, ano, MU lang kami, MU. Right? Medyo un. Okay? So, hindi naman talaga kami hanggang sa dumating sa punto na pero, at
tinatago mo lang yon, right? So there's parang merong parang yeast na nagko-cover doon, pero deep inside kayo naman talaga, hanggang sa from pagsisinungaling, lumalaki na siya hanggang sa niyayakag ka na, hanggang sa marunong ka na mag-inom, hanggang sa lumaki na nung lumaki yung kasalanan mo. Kasi saan nagsimula yon? Sa simpleng pagsisinungaling. Sa sinungaling lang, hanggang sa lumaki ng lumaki ang kasalanan, lumaki ng lumaki hanggang sa lumaki ang tiyan. Okay? So, now, I want you guys to share you on, in verse 2, sabi dito, walang natatago, listen to this, this is a warning from everyone, okay? Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Naniniwala ba tayo sa kasabihan na wala? I mean, this is not just a saying, pero sabi ng Lord na walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Church, if you have anything, kung meron kayong itinatago ngayon na alam nyong mali sa mata ng Diyos, I am telling you, if there is one game, kung merong isang laro na gusto nyong laruin kasama ng Panginoon, Church, you don't mess with the Holy God. Huwag na huwag kang makikipaglaro sa isang banal na Diyos. Kahit anong pagtatago mo ng mga bagay na meron, I don't know, hindi ko kayo kilala personally, but if there's anything, I'm not trying to judge, pero kung meron lang naman, kung ngayon meron kang isang bagay na tinatago, na might be hindi alam ng mga taong nasa paligid mo, pero I'm telling you, alam yan ng Diyos. Hindi mo yan maitatago sa Panginoon. At ilalantad yan ng Panginoon. And church, ngayon ko lang ito napansin. I don't know kung merong ganitong klaseng insidente sa Biblia, pero church, listen to this. Apat na beses inulit ng Lord, walang natatago na di malalantad. Una, at walang nalilihim na di mabubunyag. Pangalawa, ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. Tatlo, at ang ibinulong nyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Apat. And I'm telling you, church, if God repeat himself 4 times, you better be listening. Pag inulit ni Jesus Christ ang isang bagay na apat na beses, meron siyang gustong sabihin at dapat kang makinig. And I'm telling you, if there's anything right now, anything na bagay na hindi alam ng mga tao sa paligid mo at tanging Diyos lang ang nakakaalam, God has a way. Walang bagay na hindi ka may tatago sa harap ng Diyos. Now, question. Huwag niyo siyang sagutin, okay? Self-realization lang. Okay, huwag yung pag... Self-realization. Ano ba ang maitutulong sa'yo ng pagkukunwari? Don't nod your heads. Isipin mo lang, anong maitutulong sa'yo ng pagkukunwari? Wala. Right? Wala. Kung iisipin natin, kapatid, that God, kung ang Diyos natin is alam lahat ng bagay, He is a sovereign God, no? God is in control of everything. And then, church, hindi ko alam, might be, gusto ko lang ito na yung faith, no? Baka meron kang kaisipan na pag, this might sound silly, no? Pero baka meron kang kaisipan na pagka niluloko mo ang Lord, feeling mo i-bless ka niya? No, there's no way. Walang ganun sa Bible. Walang ganun. Okay? There are times, church, I'm telling you, there are times na pwedeng pinapadama ka niya. Pinapadama ka niya sa umpisa. Pero church, when God exposed, pag in-expose ng Lord, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, church, so we better face. So ano yung katotohanan? Hindi tayo i-bless ng Lord sa mga panahon na tayo ay nagkukunwari sa kanya. Let's face it, no? Ayaw nating, no? And so hukayin natin. Might be there are some reason kung bakit tayo nagtatago o bakit tayo nagsisinungaling. And I just have 2 reason. Number 1, no? Kaya tayo nagsisinungaling o kung bakit tayo nagbabalat kayo is number 1 is natatakot tayo. Okay, first thing is
ayaw nating masaktan. Okay? Sorry. Ayaw nating masaktan. Ayaw nating ipakita kung sino tayo, kung yung ating pagiging Kristiyano. Sometimes, gusto nating mag-share ng gospel, pero ayaw nating lumapit sa mga tao na alam natin na pinapalapit sa atin ang Lord. The reason behind that, kasi bakit ayaw natin na masaktan tayo. Okay? Paano masasaktan? Kasi baka iniisip mo na, oh, baka pag lumapit ako sa kanya, mawala yung friendship namin. Na baka pagka shineran ko siya ng gospel, baka mawirduhan siya sa akin. Na baka, or at the same time, na baka pagka shineran ko, pagka ikinorek ko siya. Okay, it's sometimes, no, na gusto ko i-correct yung friend ko kasi alam ko na mali yung ginagawa niya, na hindi siya lalago sa ginagawa niya. And there are times na ayaw natin i-correct ang isang tao kasi takot tayong makasakit o tayo mismo ay masaktan. Pero church, and other thing is, the second thing is because we have fear. Okay, kung bakit tayo nagsisinungaling o kung bakit tayo nagbabalat kayo, it's because takot tayo. Takot tayong mausgahan, takot tayo na mawala ng kaibigan, takot tayo, marami tayong kinakatakot. That's why merong barrier sa atin kung bakit hindi natin mailabas yung ating sarili. It might be some of us, no, na hindi mo mailabas yung sarili mo kasi bakit iniisip mo na baka hindi nila ako magustuhan. And sometimes we're just focusing kung ano yung tingin nila sa atin. But church, huwag tayong matakot sa kanila. We need to stop, no, yung ating pag-worry at yung ating takot on sharing the gospel. And God has a perfect reason for this. Kung meron tayong dapat katakutan, yun ay ang Diyos. Now, in verse 4, sabi ng Lord, no? Okay. So sabi dito ng Lord sa verse 4. Okay. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. We have a lot of fears, no? May mga, ano pa nga dyan, di ba? May mga, tawag dito, mga scientific names. No, may mga takot sa, yung arachnophobia. Ano yung arachnophobia? Takot sa arachnids. Mga spider ba yun? Mga eight-legged animals or insects. No, may mga takot ba dito sa ghost? Takot sa ipis? Takot sa daga? Right? Ah, grabe ang halang, no? Parang matatapang itong mga ito. Takot masaktan? Ayun, sabi na. Okay, so, but anyway, no. Well, hindi tayo dun sa subject na yun. Okay? Pero, ang sinasabi dito ng Lord, you should stop. No, huwag kang matakot sa mga taong nasa paligid mo. No, na baka there are times na gusto mo mag-share ng gospel, gusto mong magpakatotoo. Parang, God is calling you na kailangan mo nang tumayo. Hindi porket bata ka, wala kang gagawin. There are a lot of biblical characters na kahit bata sila, tinawag sila. Or at your age, you're thinking na, Lord, may edad na ako, na tumanda na ako sa pananampalataya. I need to do something. But every time na nakikita mo na, Lord, baka mahusgahan ako, nakakatakot, baka hindi ko na masasabihin ko, God is saying, no, stop. Kung meron kang dapat katakutan, huwag yung taong nasa paligid mo. Katakutan mo ang Diyos. So ano yung perfect reasoning doon ng Lord, no? So like for example, I have a friend, no, meron ako during college days. Meron po akong kaibigan, as in talagang parte kami ng isang tropahan na Jehovah's Witness. Okay? Meron kaming barkada na isang okay, yung saksi ni Jehovah, okay? May mga kilala ba tayong ganyan. So, at sinasabi niya sa akin many times, no, alam mo Anton, kakaiba kayong mga Kristiyano. Ay, tingnan mo yung kakatabi mo. Kakaiba yan, ano? Kakaiba talaga, right? So, kakaiba tayo mga Kristiyano. Alam niyo sabi nila? Sabi ng friend kong ito, sabi niya, kasi bakit ka naniniwala na ang Diyos is gumawa ng impyerno? At sa isip ko, bakit mo tinatanong sa... So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa impyerno? Sabi niya, sige nga, sige. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay mapagmahal?
Sabi ko, oo naman. Oo, yun naman pala eh. Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit siya gagawa ng impyerno? Pero kapatid, nakakalimutan mo ang Diyos ay mapagmahal at ang Diyos ay husgado. He is just. Siya ang hukom. If we do something wrong, we deserve reprimand. Kailangan nating maparusahan. At naalala ko nung college, nung merong isang taong nag-post siya sa Facebook sa grupo ng aming university. Tapos galit-galit siya, inaaway niya yung mga Kristiyano. At sabi niya, walang impyerno, walang Diyos, ganyan. And church, may mga tao tayo na makakausap na ganyan. At alam niyo, iniisip ko ngayon, sa mga taong naiiniwala na walang impyerno at walang Diyos, sana lang tama ka. Sana lang talaga. Kasi kung ito ay nagsasabi ng totoo. Church, if this book, kung ang Bible is totoo sa kanyang sinasabi that there is hell, they are in great trouble. Yun ang dapat nilang katakutan. Hindi yung mga taong nasa paligid, pero si Lloyd na kaya tayong dalhin sa impyerno. Now, so, in the next verse, kaya sabi ng Lord, no, in Proverbs 9-10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Okay? So, saan daw magsisimula ang katalinuhan ng tao? Saan? Sa ating takot sa Diyos. So, okay natin. So, ibig sabihin, kung isang tao walang takot sa Diyos, wala siya ni anumang katitig na katalinuhan. That's it. In the eyes of God, in light of eternity, kung titignan natin ang ating buhay na walang hanggan, kung hindi tayo, church, and we need, kailangan natin maintindihan kung sino ba ang kausap natin. Church, sino ba itong sinasabi kong Diyos? Sino ba ito? Baka meron tayong maliit lang na perspektibo kung sino at kung anong kakayahan nito. Might be, nakikita natin sa telebisyon, cute, nakapako, kulot, maputi. Minsan nakikita ko siya sa kalendaryo, humihimas ng tupa. Minsan ganun lang yung ating perspektibo sa Diyos. Pero wala tayong malaking pagkakaintindi kung sino ang Diyos na kinakausap natin. And the Bible is teaching us that sa trono niya, sa trono ng Lord, there are hundreds of millions of angels na nag-worship sa Panginoon. Sa upuan niya, ha, merong lightning, fire, thunder, nag-aalin po yung alab sa trono ng Lord. At maraming pagkakataon na these disciples, si John, si Peter at si James, nung nakita nila ang presensya pa lang ng Panginoon, napaluhod sila. And Book of Isaiah, right, nung nakita niya ang Panginoon, nangatay siya sa takot. And minsan sinasabi natin na, pag alam mo, pag nakita ko si Jesus Christ, yayakapin ko siya. Hindi mo magagawa yun. Para kang nakipag-hug sa araw. Walang makakagawa na in our form, sa ating katawan na makasalanan, yayakapin mong Lord. Sometimes it sounds cute, pero we need to understand kung ano yung posisyon natin sa banal na Diyos. Church, God is big. God is enormous. And kung iisipin lang natin na isang araw, okay, church, listen to this, isang araw, hindi ko alam kung kailan yon, kung bukas, sa isang taon, 10 years, or 100 years, or 1 million years, pero isang araw, haharap tayo sa Diyos na yon. And then the Bible is teaching us, tinuturuan tayo ng Biblia, that we will stand naked. Okay, ibig sabihin, it's a symbolic na kung anumang ginawa mo dito sa lupa, baliwala yon pagharap mo sa Diyos. Kasi anything, church, listen to this, anumang bagay na ginawa mo outside, sa labas ng papuri mo sa Panginoon, it will be nonsense. Anumang mga bagay na ipinundar mo at hindi mo yung ginawa sa Panginoon, it will break to ashes. Masusunog lang yan. And God will ask us one question, anong ginawa mo sa grace na ibinigay ko sa'yo? Now, in line with that, sabi in the next verse, sabi dito, no? Samantala, okay, just example, ito yung mga taong nakaintindi sa glory ng Lord. In samantala, dumarag sa... Oh, ba tayo dumarig dyan? In Acts chapter 4, verses 18 to 20,
Kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumusunod sa inyo o ang sumusunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakikita, ang aming nakita at narinig. Okay? So church, there are times na kaya tayo natatakot. Okay, listen to this. There's one reason kung bakit madalas din tayo natatakot, no? Okay? Sabi dito, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumusunod sa inyo o ang sumusunod sa Diyos. Okay? Sino ito? Peter and John, nakatayo sa harap ng mga sundalo. At sinasabi ng mga sundalong ito, tigilan nyo na ang pangangaral sa Jesus na yan. Sino kausap niya? Mga sundalo. Natakot sila? Hindi. Instead, ang response nila, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumusunod sa inyo, ang sumusunod sa Diyos. So, ano sinasabi nila? Okay? So, what, ano sinasabi ng mga disciple na ito? I don't care. Hindi, kung pipigilin mo ako sharing the gospel, hindi mo ako mapipigilan kasi nakatingin ako sa Diyos. Okay, there are a lot of people, maraming mga tao na kaya hindi na sila nagpapatuloy sa paggawa sa Panginoon kasi hindi na sila nakatingin sa Diyos. Church, hindi ba tayo nagtataka kung bakit ngayon? No? So, we are on the time na nanalilegalize na ang abortion. Okay, we are nasa era tayo na pinapayagan na ang pagpapalaglag. Pinapayagan na ang paghihiwalay ng mag-asawa. Pinapayagan na ang same-sex marriage. Pinapayagan na ang marijuana. Sasabi sa TV, advance lang ako mag-isip. Kasi bakit? Why? Kasi nakatingin na sila sa tao. Sige na, payagan na natin. Marami kasi talaga hindi mga nagkakasundong mag-asawa. So, hayaan na lang natin. Payagan na lang natin kasi maraming stress. Kaya kailangan ng mga konting pamparilin. Kailangan ng drugs. Payagan na natin. Lalaki, babae. Kasi ano naman, love naman yun. Church, kasi nakatingin na tayo sa tao. Rather than if you think and just focus on God and God says na ito ay mali sa mata ng Diyos, we will stop. Now, in verse 6, sabi dito, okay, so we talk about yung mga taong posibleng sumalakay sa'yo pag nagpaharig ka ng gospel. Pero ito ang motivation ng Lord. Hindi ba di pinagbibili ang limang maya sa halaga? Maya sa halaga lamang ng dalawang salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Okay? So, medyo mahabang explanation yung theology niyan, pero let's just put this on context, no? Meron tayong isang kapatid dito na nagtatrabaho siya sa poultry. Okay? So, nagtatrabaho siya sa poultry, tapos monthly, buwanan, merong mga malalaking truck na pumupunta sa kanila tapos hina-harvest nila yung mga chicken. Okay, libo-libo, ang dami. Sobrang dami na hina-harvest nila doon. And may mga pagkakataon na yung tinatawag nila na pepeste or na parang nabavirus, namamatay sila. Tapos ganito nila i-harvest. Magsusuot sila ng boots. Tapos lalakad sila doon sa mga manok. Minsan may mga natatapakan sila ng mga manok na parang titingnan mo na, uy, matatabakan nila yung mga ulo ng manok, yung mga paa ng manok, mga nakahigang manok, church, and God is telling, if this chicken, okay, yun manok yun, mahalaga sa kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Aba, hindi yan manok. Tao yan. And then God is telling na kung yun manok, may importa, kung yun ay maya, God is giving importance to those things. Ikaw pa kaya? So, in light dun sa binasa natin kanina, kung merong mga tao, okay, listen to this, kung natatakot ka na baka mahusgahan ka o baka saktan ka nila, dadaan muna sila sa kamay ng Diyos. Amen. Hindi ka nila basta-basta masasaktan. Masasaktan ka nila kung iaalaw yun ng Lord.
Pero kung if you have this fear na baka masaktan nila ako, baka may gawan silang masama sa akin, mangyayari lang yun kung ipagkakaloob ng Lord. Pero as long as hindi ka gusto kayo ng Diyos, walang gagalaw sa'yo. So church, maybe that's already a relief. That's why I've seen this picture. Church, sabi dito, so Jesus died for you in public, so don't only live for Him in private. Okay? Tama ba? Saan namatay si Jesus? Saan? Sa krus. Tama. Okay? Pero namatay ba siya sa kwarto? Namatay ba siya sa isang kolosyum? Hindi. Namatay siya sa harap ng maraming tao. So God died on public. Ang tanong, why are you living in your Christian faith in private? Namatay si Jesus Christ sa harap ng maraming tao, bakit pinamumuhay mo yung Kristiyano mo na privado, na ikaw lang ang nakakaalam? Yung tipong pag sinabi mo na Kristiyan ka, yung mga tao sa paligid mo mapapasabi na, ha? Kristiyan ka pala? Rather than naisipin nila na, oh, alam ko, kahit di mo sabihin. Di ba ang sarap nun? Na ipinapamuhay mo yung pagiging Kristiyano mo rather than na itinatago mo. So, church, but let me just end with this one verse. Hindi yun yung motivation. Hindi ito yung imamotivate ko sa inyo. There's just this one verse na every time, no, even ako, there are times na pag meron akong kausap na mas may pinag-aralan sa akin o mas malayo ang narating o mas minsan nakaka-intimidate, may pagkakataon na nahihiya ako mag-share ng gospel. But on those times na tinatamaan ako ng hiya, itong verse na ito yung nagpapa-remind sa akin at bigla akong na-shake at okay, I need to share the gospel. And this verse, sabi dito, okay, sinasabi ko rin sa inyo, okay, Luke chapter 1 verse 18, 12 verse 8, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Sino dito gusto proud sa kanya si Jesus? Amen. Okay, church, sino dito gusto proud sa kanya si Jesus? Yung sasabihin sa'yo ni Jesus Christ na, okay, anak ko ito. For example, si Shaira, guys, matapat ito. Si Romel, anak ko ito. Rochelle, si Jeron, guys, I am proud of this son, anak ko ito. Namuhay sila, hindi nila ako ikinahiya. Nasaktan sila, nahusgahan sila. Sometimes, nagkulang sila, pero hindi sila natapos doon. Nagpatuloy sila at hindi nila ako ikinahiya. But, may pero. Ngunit, ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay kakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel at ng ating Diyos. Church, and yun yung nagmamotivate sa akin on those time na parang, I don't lie. But no. Hindi ko ikakahiya ang Diyos na meron ako. Kinakahiya mo ba si Jesus? Don't answer. Sometimes, emotionally, dala lang ang sitwasyon na tinanong sa atin. That's why meron tayong mga immediate response na kinakaya ba natin si Jesus? Of course, sasabihin ko ba naman ang hindi? Of course, no. Alamin mo sa sarili mo, is there a time in your life na nahihiya ka sa pagpapahayag ng iyong pananampalataya? Or, are you living a double lives right now? One final story. Jack Gerlach, okay? Isang American citizen, pumunta siya sa isang eulogy or funeral service, okay? Sa patay ng kanyang kaibigan. Then, makikita natin sa funeral service, may ganito, di ba? Na magkaibigan po kami since birth, these things, okay? Itong si Jack Gerlach, alam niyo yung ginawa niya? Tumayo siya sa harap ng tao at pamilya ng kanyang mga, this is a Christian, no? Ng churchmate nila at sinabi nila na kilala ko tong itaong ito, sigurado ako nasa heaven siya. Then all of a sudden, nag-share siya ng gospel in a very strange way. Sabi niya, okay, I'm trying to remind them. Sabi niya sa mga tao, hindi nyo alam, okay? Sabi niya, marap siya sa mga tao, okay, this is eulogy, may patay sa likod, tapos biglang niya sinabi na, hindi nyo alam
kung hanggang kailan lang ang buhay mo. At pag dumating sa panahon na kukunin ka na ng Diyos, wala ka nang magagawa. Okay? Sinerd niya yung gospel, tapos ang ending niya, sabi niya, hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang sa mundong ito, at pag kukunin ka na ng Diyos, wala ka nang magagawa. Umupo si Jack Gerlach. Pag upo niya sa upuan, tinignan niya yung asawa niya na mayroong lukot sa mukha at sabi niya, nalilito yung dilim ko. Then, bigla siyang gumupi, bumagsak sa lupa, patay. That moment, sinabi niya, nag-pray siya ng gospel about God, hindi niyo alam kung hanggang kailan lang kayo, tapos hindi niyo may pipigilan, umupo lang siya, patay. And yung mga anak niya, tinatry siyang isipin at yun yung sinasabi niya na pag oras mo na, kahit ano pang gawin mo, hindi ka na pwedeng makabalik. Now, itong mga pamilya ni John Gerlach, tinawagan yung pastor na, pastor, yung asawa, tapos dumating yung pastor sa eksena, at itong asawa ng pastor, iyak siya ng iyak na wala na yung asawa ko, wala na yung asawa ko, ang tagal namin nagsama. Tapos dumating yung anak niya na football player, sinabi sa pastor na, pastor, patay na yung tatay ko, patay na. Pero, sabi niya, pero, proud ako sa kanya. Proud ako sa tatay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kahuli-huliang sandali ng buhay niya, ginawa niya yung isang bagay na gustong-gusto niyang ginagawa, which is yung ipakilala ang Diyos sa tao. At sabi nila, Pastor, magsalita nga kayo, mag-preach kayo sa amin. Di namin alam, motivate us or something. And pumunta siya doon sa Matthew chapter 12, verse 8. And just, I want you, guys, isang segundo lang. Eto si John, sinasabi sa mga tao na, guys, listen to this. Eto si Jesus Christ. Si Jesus, namatay siya para sa atin. Don't get me wrong, namatay siya para sa lahat, para sa kasalanan natin. Eto si Jesus. Isang segundo lang, bang, transition. Eto naman si Jesus Christ na nakaharap sa Ama at nakaharap sa mga anghel na nagsasabi na, Tatay, Ama, eto si John. Hindi siya nahiya nung nasa lupa pa siya. Hindi siya nahiya. Ipinakilala niya ako sa lahat ng tao. Hinusgahan siya na marami siyang naranasan. At nung oras na niya, kinuha natin siya, napakilala niya tayo sa mga tao. And church, kung merong isang bagay na gusto kong marinig or gusto kong magmalaki sa akin sa buhay ko, yung dumating sa panahon na I don't know, pwede mangyari yun habang nagdadrive ako or maraming insidente, may tinatamaan nga, natutulog na, tinatamaan ng bala sa ulo. No, I mean, I don't know kung paano ko mamatay, pero isang bagay ang gusto kong mangyari na pag humarap ako sa Diyos, sasabihin ni Jesus Christ na, Tay, Ama, si Anton, hindi yan nahiya. Ibinigay niyang lahat. Bata pa lang nagpagamit yan. Nagtanong yan pero bumalik. Nadapa yan pero bumangon. Hinusgahan pero tumayo. Ipinakilala kanya sa iba at hindi siya nahiya. And church, kahit bata tayo, sometimes, no, madali tayo mahusgahan ng mga tao, but God is teaching us na wag mo nga haya na huhusgahan ka ng tao dahil sa bata ka. But instead, maging model ka sa isip, sa isa yung salita, and then how mo kilalanin ang Lord. Church, if there's this one thing na gusto kong marinig, what is the difference? Sometimes, may nagtanong sa akin bata, no, sabi niya, Kuya, pwede ka ba namin interviewin and blah, blah, blah. Sabi niya, what is your definition of success? Alam niya, sabi ko sa kanya, well done, my good and faithful servant. That is my definition of success. Yung pagharap ko sa Ama at sasabihin niya sa akin na, Anton, ipagmamalaki kita sa mga anghel at sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo ako kinahiya. Church, a lot of people pupunta sa atin at yayurakan yung pagiging Kristiyano natin. At sasabihin nila, baduy, masyado, walang kwenta, or aksaya lang ng oras, aksaya ng panahon, aksaya ng pagod. And there are times, man, nakakahiya. There are times na nakakausapin ka, na kailangan mo magsalita. Minsan mag-isa ka lang. At minsan may mga tao na magmamalaki sa'yo para church. Huwag na huwag mo ikakahiya that you're a Christian.
Jesus is not a secret. Hindi sikreto si Jesus. Ipagmalaki mo si Jesus. And if you guys, right now, if some of you, not trying to judge, huwag niyo akong maliin dito, hindi ako nanghuhusga. But if some of you, I'm doing this because I really love the church, kailangan, I have to say this. Kung hindi ko sasabihin to, hindi ako nagpapakita ng pagmamahal. Kung nakikita ko isang tao, naglalakad sa bubog, or naglalakad sa apoy, kailangan kong pigilan yun. But if some of you right now is living a double life, kung meron kayong mga tinatago sa harap ng Diyos, you need to give it up. Kailangan natin magpakatotoo sa mata ng Panginoon. Kung iniisip mo na meron kang kayang itago sa Diyos, totoo, pwede mong itago ang sarili mo sa ibang tao. Kahit sa pinakamalapit na tao sa buhay mo, pwede mong itago yan. But if you're thinking, kung iniisip mo na you can hide from God, kumakapagtakot sa Diyos, better think twice. Shall we pray? Pwede ba tayo mag-pray ngayon? Shall we all bow down? Pwede ba tayong limong? Lord, we are not ashamed. We are not ashamed. Hindi kami mahihina, O Diyos. Tinawag mo kami. You called us for a reason, Lord. Tinawag mo kami for a purpose. May dahilan kung bakit kami nandito. Darating, O Diyos, darating ang panahon. Satan will fight back. Hindi magpapatalo si Satanas. Gagamitin niya, Panginoon, ang aming mga kaibigan. Papabagsakin kami. Yuyurahan ang aming pagkatao. Payuhintuin kami sa mga bagay na pinaniniwalaan namin, Lord. But we will not stop. Hindi kami titigil. Hindi ka namin ikakahiya, Lord. We will not be ashamed. Lord, nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, hindi mo kinahiya ang kasalanan namin, Lord. Tinanggap mo ito ng buong buo. Lord, all the sin, lahat ng kasalanan namin, lahat, and it might be, yung mga kasalanan namin na ginagawa namin ngayon, yung aming dalawang buhay, Lord, we're living a double lives. We're living in life of hypocrisy. We are, tinatago namin yung aming kasalanan at nagmumukha kaming banal. At some of us, we love you, we serve you, pero pagdating sa maraming tao, kinakahiya ka namin, Lord. But kahit sa ganung parte, Lord God, alam namin na pinagbayaran mo na ito. God, hindi namin kaya, O Diyos. Hindi namin alam kung saan namin uhugutin ang lakas ng loob sa mundong ito, sapagkat ang aming laman ay nakabasa sa perspektibo ng mundong ito, Lord. That's why we invite the power of your Holy Spirit right now. God, Holy Spirit, come to these children, Lord. Halang, Bacoor, Brosville is a huge battlefield, Panginoon. Napakalaking digmaan, O Diyos, ang kinakaharap ng mga worker ng Halang at ng Bacoor, Lord. And also, pray for our ministry sa bayan, Lord. Give us a courageous heart na magagaling sa iyo, O God. Patatagin mo yung aming puso, Lord. Sometimes we will faint. Sometimes, Panginoon, manghihina kami. We know it, Panginoon. We know it by our heart. Pero on those times, Panginoon, na manghihina kami, we pray na ikaw ang mag-recharge sa amin, Lord, by the power of your Holy Spirit. And your word says, Lord, na hindi na kami muling mapapagod, that we will soar like an eagle. We will soar high. Lord, this is a battlefield, Panginoon. There are spiritual warfare going on. Hindi man namin ito nare-realize, Lord God, but allow us, Panginoon, if some hindi pa nare-realize, Lord, kung ano talaga nangyayari sa mundo ngayon, Lord, allow us to see it in your perspective, Lord. Huwag kaming tumingin sa kung paano kami matitingnan ng iba. Huwag kaming matakot, Panginoon, sa mga bagay na binabanta sa amin, Lord. Kung ito man ay maliit o malaki, kung ito man ay mga personal o mga misan kalaban namin, sarili namin, Lord. But God, just one thing. Gusto namin, Panginoon, one day, pagharap namin sa iyo, ipagmamalaki mo ang aming pangalan. Like Job. Like Job, na ipinagmalaki mo siya sa kaaway, Lord.
Bring it on. Ano bang bagay na ibigay mo sa amin, Lord? Just one thing. Preserve us. Hanggang sa dulo, Panginoon. Gusto namin marinig a greatest success of our life. Now, well done. Church, well done. Good and faithful servant. Lord, we want to hear that from you. We want to hear that. At habang kami nandito sa lupa, O Diyos, bigyan mo kami ng puso na kayang paglabanan lahat para may dakila ang ngalan mo, para may taas ang ngalan mo, Lord, for your glory alone, for your glory sa opisina, sa eskwelahan, sa mga trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa kaibigan, at sa personal naming buhay. Maipakilala ka namin sa mga tao na dadalhin mo sa amin. For your glory, we do it. Purihin ka sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Muli-muli, this is all we pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.